Huling vlog ko na ito tungkol sa OFW launch dahil guys, nakaka-proud lang kasing i-share at napakarami OFW ang nagtatanong kung ano nga daw ba ang aasahan dito na gusto nilang marinig na mga libre dito. Eto guys, may mga libre dito pagkain at libreng kape. Hindi lang basta kape guys, dahil world class na kape ang matitikman nyo dito at unli pa. Meaning guys, kayo ang bahala kung makailan kayo hanggang sa mawala ang antok nyo. Eto guys, ang kumpletong impormasyon galing sa ating OWO Admin Arnel Ignacio. Sasabihin mo lang, ako ay OFW. Tapos. Kasi it's about time na tratuhin natin sila ng VIP ng totoo. Ang tagal-tagal ko na, Sherry, na nung nasa show business ako, siyempre, ang means of traveling namin is either first class or business class. Yan ang gusto kong matikman ng ating mga OFWs. Mas marami pa silang contribution sa ekonomiya natin kaysa sa akin. Ano? Mm-hmm. Ako nga, natikman ko yun eh. So, sila ang talagang deserving na matikman yan. So, hindi man namin kaya sagutin yung sa aeroplano, at least dito, meron sila may enjoy. Ayan, unli lahat ng pagkain, unli yung coffee, hanggang mag-acid yung China. That's the way we want to express our love for our OFWs na nakatalaga sa akin para sila ialagaan. Nagsimula tayo dyan with the Migrants Brew Coffee doon sa lobby ng OWA na again, pumasok ka ng OWA, the coffee is free. And hindi yun basta-basta na yung bang nabili lang sa kung saan yung kape, hindi. We purchase a very special Italian machine para sa kanila. Well, yun ang expression mo. Kung sasabihin mo sila ay special, then we treat them the way people who are special are treated. Gaya nito. Sir, last na lang, invite po natin yung mga OFW sa mga hindi pa ho nakakaalam na meron na bukas na pala yung OFW okay. Lounge. Sa mga OFWs, ito, sinisimulan pa lang natin ha. Terminal 1 muna tayo. Ito yung malapit na sa Starbucks, may hagdan, medyo may kataasan yung hagdan, pero at least eh, nabigyan tayo ng ating mga kaibigan, ng kapwa nating opisyal dito sa airport ng lugar. So, pumunta kayo rito, enjoy the lounge, this is yours, dala lang kayong jacket, maginawa. Ito ka naman mga lugar. Isa ka yung onion. Green onion. Kasi, itlog ko. Napakasarap talaga guys sa pakiramdam yung pagkilala sa atin ng ating gobyerno bilang isang OFW. Lalo na nung sinabi ni Sir Arnel na malaki ang kontribusyon ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya bilang ganti or bawi sa ating mga OFW ay ginawa nila tayo ng OFW lounge or ng VIP lounge para sa ating mga overseas Filipino workers. At gaya nga ng naipakita ko sa isang video, ay sinisimula na rin yung sa NAIA Terminal 3. Kaya sa mga hindi pa nakakapanood or nakakakita, ito yung magiging OFW launch sa NAIA Terminal 3. Ito naman sa Terminal 3, ito ang pinagagawa nating OFW lounge. Okay, malaki-laki ito. Mukhang malalagyan natin ito ng shower. Lalagyan natin ito na mas marami-rami yung mga pangangailangan ng ating mga traveling OFWs. Ito yung mga dito. Titignan natin kung saan pa pwede, no? Okay? So, ito mas malaki-laki. So, Terminal 3 ito. And, pwede pa natin i-expand. Kaya lang kayo ito, parang kailangan ito lagyan ng dingding. Okay. Ay. Sige. So, ayun lamang mga kapwa ko OFW. Ako sa halos isang dekada ko na rin na pagiging OFW, pero at least naabutan pa natin ang VIP treatment sa atin ng ating gobyerno.
Hindi lamang yung dating natitikman lang natin na libreng tubig sa boarding area na yung pinipindot sa gilid ng may CR. Pero ngayon ay talaga may nakalagay na OFW lounge or VIP lounge para sa mga OFW. Kaya nakaka-proud maging isang overseas Filipino workers ngayon. Ang sasabihin mo lang, ako ay OFW. Tapos. OFW ako.